Morning, gala kami ngayon ni OBR. Magpapasyal kami dito sa mga isang na sa Tarlac. Marami kami pupuntahan, monasteryo, tapos may coffee shop pa kami pupuntahan. Tapos ano yung isa, B? Limyak Park. Yan, yun yung last destination namin. Bigyan ko na rin kayo ng update sa mga accessories, sa mga performance upgrades na kinabit ko kay ADV. Since 1 year mahigit na rin sa ADV eh. So feeling ko okay na siyang bigyan ng review kasi gamit na gamit ko na. Nagbagas na muna ako para full charge tayo. First update natin sa performance upgrades, mga pampatulin na nilagay ko kay ADV. So sa CVT side, ang gamit ko na pulley set is yun pa rin, yung Isayotech na pulley set. Okay pa rin siya hanggang ngayon, di pa nagkakabewang yung pulley, wala pang damage. Although yung drive face side niya medyo na kakain na ng konti, gawa ng kapag dumudulo, kumikis-kis. Pero okay pa rin yung performance siya, wala naman nagbago. Tapos ang gamit ko ngayon na bola is tatlong 15, tatlong 16 grams. Pagdating kasi sa bola, sa timbang, depende pa rin yan sa preference nyo eh. Kung ano yung gusto nyo yung takbo ng motor. Kasi magkakaiba tayo ng timbang, kaya magkakaiba nga hanapin natin na response pagdating sa arangkada. Tapos yun pa rin yung gamit ko na center spring, yung Showar na 1200 RPM GY6 na center spring. Okay siya hanggang ngayon, hindi siya lumalata. Although nagtry ako ng iba na center spring, mabilis lumata kaya binalik ko kagad dito. Itong Showar, mas okay ito para sa akin. Yung mga center spring, mararamdaman nyo yan kapag malata na. Pagka parang humihina yung buhat power niya. Tapos yung parang nagdadrop sa RPM, parang kinakapos. So yung isa kong ginamit na center spring, mabilis siyang lumata, ramdam ko eh. Huminahatak tapos parang may drop siya ng RPM. Tapos nung binalik ko itong Showar na center spring, umokay na ulit, maganda na ulit yung RPM delivery niya. So kasi siguro mag-stick ako dito, so ako magpapalit man ako, ito ulit, yung Showar na GY6 12 RPM. Tapos ang gamit ko ng mga clutch bell is yung speed tuner na Labo Bell, yung lightened na wing bell na meron siyang fine thread groove. Yan, hanggang ngayon okay pa rin, walang nagiging problema. Basta palapatin nyo lang sa una. Medyo may dragging sa una eh. Pero ngayon wala na. Kasi lapat na siya. Baga pakat na yung groove dun sa clutch lining natin. Ang gamit kong clutch lining ay stock. Yan, pati clutch springs ko stock. Stock din yung torque drive. Stock belt. Tapos walang tuning washer. Yung aking pulley set. Tapos yung Isayotech ko na 14T na high speed gear. Inalis ko na siya. Yun yung gamit ko dati nung napatakbo ko ng 133. Ang top speed. Naka ano ako noon, 14 teeth na high speed gear. Yung stock kasi natin is 13. So ang ginagawa noon is mas bibigyan kanya ng potential para sa top speed kasi parang mas mabilis yung ikot ng gulong. Nagbabago yung final gear ratio natin pag nagpalit tayo noon. Ang downside niya is medyo hihina ng konti yung hatak. So dahil lagi ko kang kasi OBR, kaya mas prefer ko pa rin yung stock. Although maganda yun kung solo lang kayo or magaan lang kayo. Yan, mas mapapakinabangan nyo yun. Tapos kung mahaba lagi yung daan nyo. Pero kung sa stop and go traffic lagi yung dumadaan, mas okay pa rin ang stock gear. I-set nyo na lang na pang-arangkada yung CVT set nyo. Tapos sa last performance upgrade ni ADV is yung stock ECU remap ni Marco. Yan, okay na okay pa rin. Walang nagiging problema yung remap nya. Swabing-swabi pa rin yung takbo. Ang ganda ng throttle response nya. Pag pinigaw mo talaga ibibigay yung power. Pero syempre dapat lagi mong itotono yung CVT mo. Kalimbawa, aramdaman mo na lumalata na, pag-adjust ka sa CVT. Tapos yung fuel consumption niya is yan, 46 kilometers per liter. Marami na rin sa mga kagrupo ko sa Honda ADV 160 roundtable na napagparemap na rin kay Marco. Okay na okay yung performance sa kanila hanggang ngayon. So kung interested kayo sa stock ECU remap, pwede nyo i-PM si Marco. Lagay ko yung link ng Facebook niya sa description or sa comment section. So nagkabit din pala ako nung laser iridium na NGK na spark plug. Ayan, okay din yung performance niya compared sa stock. Siguro medyo maramdaman nyo konting difference sa acceleration. Depende sa condition ng spark plug nyo bago kayo magpalit. Halimbawa sobrang worn out na or palitin na talaga yung spark plug nyo, mas ramdam nyo yung difference nun syempre.
nagpalit kayo ng laser iridium. Ang difference niya sa stock spark plug is yung longevity. Sa all stock makina, mas matagal yan bago ma-degrade or bago nyo papalitan. Kasi mas matibay talaga yung iridium na material. Sarap talaga magbiyahe dito sa New Clark City. Papuntang New Clark City to eh. Clark to New Clark City. Wala halos kasabay eh. So next natin is sa accessories naman. So yung dati kong gamit na side mirrors, yung Smoke Ducati side mirror. Inalis ko na siya. Kasi tinry ko tong stock modified ko. Ito, stock modified yan. Stock side mirrors ng Yamaha. Yan, dalawa. Tapos yung stem niya is aftermarket. So wala man ako naging problema dun sa Smoke Ducati na side mirror. Maganda siya. So, madali ikabit. Siyempre, kakabit mo na lang. Ito kasi mahirap itong gawin eh. Maraming proseso para ma-modify mo na ganyan. Pero sa functionality, almost same lang sila. Para sa akin ha. Kitang-kita ko pa rin yung likod nitong stock modified. Pero yan, okay na okay yung performance niya. Tapos dahil stock siya, maganda yung ano niya, salamin niya, walang grado, ganyan. Hindi ma-vibrate. Yan, kitang-kita mo pa rin kahit medyo makalug yung daan. Para silang okay nung Smoke Ducati tsaka ito. So, magdedepende na lang sa inyo kung anong preference nyo. Ito, medyo mahirap talagang gawin to. Tsaka mas magasto siya ng konti pag ito yung gagawin. So, meron din pala ako nakita na parang kamukha nito, same yung stem eh. Yung salamin niya, ganun din yung korte pero full alloy siya. I-link ko rin sa description. Maganda yun eh. Parang yun yung nakikita kong kamukha ng stock modified na side mirrors na gamit ko ngayon eh. Tapos syempre dahil ganito yung position ng stock modified side mirrors ko, nilagyan ko siya ng extender ito. Bar end to eh, na aftermarket. Tapos isinama ko yung stock para pantay siya dito. And diskarte lang, mahabang bolt ang ginamit ko. So next is itong push lock na phone holder. Yan, lagi ko nagagamit yan kapag nag-navigate. Okay naman siya, hindi naman kumakalas yung cellphone. Maganda yung pagkakagawa niya. Tsaka marami na rin naman gumagamit nito, itong push lock na phone holder. Okay naman, hindi pa naman sila na tatanggalan ng cellphone. Although halimbawa yung phone nyo is merong stabilization, mas okay kung lagyan nyo ng vibration dampener para hindi maapektuhan yung sa camera stabilization ng phone. Yung sa akin kasi wala, kaya rekta-rekta ko na nilalagay. Mura lang bili ko dyan, nasa 200 plus lang yata ito. Para siyang clone ng quad lock. Yan yung push lock na yan. Yung dating ginagamit ko kasi is yung Moto Wolf na clamp type. Yan, okay naman yun. Maganda rin yun, never pa na laglag yung ano, cellphone. Pag yun ang ginagamit ko dati. Ang gusto ko lang dito is yung convenience niya. Mas madali siyang tanggalin ikabit yung cellphone. Yan, yun lang. Pero same din ng performance. Never natatanggal yung cellphone pag ginagamit for navigation. Tapos itong iron windshield natin, ayan. Yan, bagong kabit ko lang yan eh, parang wala pang isang buwan. Yan, okay naman siya. Walang vibration, nawala. Yung unlike sa stock na pag nakatigil ka sa stoplight, naka-idle. Lakas ng vibrate na maririnig mo, audible yung tunog. Medyo annoying siya yung tunog, kaya ako nag-try din ng ibang windshield. Yan, ito okay naman. Wala siyang vibration kasi mas magaan siya eh, parang almost half yung timbang compared sa stock windshield natin. Pero sa wind deflection, syempre, mas okay yung stock kung itataas mo. Pero ako kasi kahit nung stock pa lang, hindi ko siya itinataas talaga, nakababa lang yung windshield. Para sa akin lang naman yun kasi para sa akin, mas gusto ko yung, mas maganda siya tingnan sa camera. More on aesthetic over function, no? Pero maporma siya, iron windshield. Tapos itong grips natin, yan, yung high-desk grips, handle grips, okay na okay pa rin hanggang ngayon. Hindi siya dumudulas kahit umuulan, kahit nakatanggal yung gloves, okay siya. Kasi hindi siya lumalagkit. Tsaka itong deck pad, yan, yung deck pad natin, high-desk din yan. Tsaka yung nasa gilid dito sa may tapakan ni OBR ng malapit sa foot peg na para maprotektahan yung fairings naman. Ang natanggal lang dito, yung nandito sa gilid dati, yan, nandito. Kasi iba yung ano niyan eh, yung texture nung fairings diyan. Parang rough yung surface, parang ganyan. Kaya natutuklap siya. Unlike dito sa deck pad is smooth yung surface, kaya kapit na kapit siya. Tapos ito pa pala itong Spirit Beast na park brake lock na kinabit ko. Yan, okay, nagagamit ko yan lagi. Pagka humihinto saglit, i-engage ko lang yan para nakapreno yung likod, kasi kahit bitawan ko na to, hindi gagalaw-galaw yung motor. Okay din yan pagka nagte-take out kami ni OBR sa Jollibee, ganun. Hindi naman siya gumagalaw-galaw sa tagal na ginagamit ko siya.
kung ano yung sinet ko, ganun pa rin yung position niya hanggang ngayon. Park brake lock. Tapos yung AdPro na panel gauge protector natin na self-healing. Yan, okay pa rin siya. Although yung self-healing niya is parang medyo nababawasan. Parang ngayon medyo hindi na nawawala yung mga gas-gas niya. Nawawala siya, nag-heal siya pero konti lang. Hindi na kagaya dati na totally wala talaga yung gas-gas pagka lumipas ng isang araw ganyan. Pero okay pa rin. At least protected pa rin yung panel natin sa mga scratches. Next natin is yung JCM1 na MDL. Yan, okay na okay pa rin, walang naging problema, hindi napupundi, hindi malakas sa battery. Malakas pa rin yung battery natin, 14.4. Kahit sa unang start mo, 12 pa rin siya. Magandang klase yung bumbilya, malakas pa rin yung ilaw, hindi na-degrade. Tapos yung gamit ko na 3-way switch itong Atom, yan, na clamp type dito ko nilagay. Tibay siya, hanggang ngayon hindi naglolo ko. Maganda yung quality talaga ng Atom din, ano. Yung JCM1 na MDL ko, gamit naman yan yung OBR kasi madalas kaming gabi lumalabas or inaabot ng gabi minsan. Kaya nagagamit ko talaga siya. Hanggang ngayon maganda yung performance niya. Isang taon na mahigit. Nagbigay pala sa kanya ni si JC mismo. Siya yung may-ari nung JC LED na nag-install siya tapos meron siya mga products ng mga MDL. Kung interesado kayo, pwede kayo magpa-install sa kanya. Sa Manila siya eh. Yan, next natin is tong Bosch dual horn na in-install ko dito kay ADV. Okay na okay, hindi pa siya nagongongo or hindi pa naglolo ko yung wiring niya. Or yung busina mismo, may sase ganun, di ba? Yung tunog puto, yung nakawala yung high. Yan ang usual yung naririnig ko pag ano. Pero naglo-lose contact na, ito okay naman. So kahit lagi siya nababasa pag nagpapamotorwash ako, nagnaula, nababasa rin yan syempre. Kasi naka-expose tong kay ADV yung lagayan ng busina. Hindi siya nasisira. Basta original yung bilin nyo na Bosch. Maganda yung quality niya, matibay talaga. Maganda yung medyo may kalakasan ng konti yung busina mo para mas dinig ka pagka bumubusina. Lalo sa mga kotse na mahina yung dinig nila sa labas kasi nga naka aircon niya, nakasara. Kaya sa motor, mas dinig natin eh. Kaya maganda malakas yung busina. Huwag naman yung sobrang na parang pan-truck. Yung sakto lang. Parang sedan lang yung tunog. Next natin is yung XADV na handlebar riser. Inalis ko siya ngayon kasi gusto kong itry yung mas mababa naman. Tsaka para din sa view nung sa camera pa rin. Aesthetic pa rin. Kasi yung gamit ko nung nakaraan is yung top mount sa helmet. Itong camera ko, nilagay ko dito. Parang hindi siya masyadong kita sa screen eh. Kaya parang gusto ko ilapit na gano'n kaya inalis ko muna siya. Pero ngayon, binago ko na ulit yung mount ko ng helmet. Kaya nasa chin part na ulit siya, chin mount, para mas madali, mas accessible, mas kita ko. Kaya mukhang okay naman yung itsura niya pag walang riser. Pag may riser, medyo malapit tsaka nakaganto. Parang medyo hindi ko na nagugustuhan yung itsura niya sa camera. Para sa akin lang yan ha. Pero sa functionality, ang difference ng stock tsaka naka-riser ng XADV kasi yon mataas tas mas malapit or pwede rin mataas tas mas malayo, depende sa prefer nyo. Pero para sa akin, sa experience ko is mas comfortable ako pagka stuck na ganyan, na ganito yung pwesto ng paa, yan ganyan. Tapos nung ginagamit ko naman yung riser, mas comfortable naman siya kapag ang position ng paa ko is nandito, yung naka ganyan, naka lean back kasi nga mas malapit siya, mas komportable. Pero ngayon, ganyan yung mas komportableng position para sa height ko. Yan, depende pa rin naman kasi yan sa height. Pero okay yung riser, tinry ko lang ulit talaga na ganito kasi nga, para din sa aesthetic. Para pag gumanto na ako, naka-lean back ako, depende kasi yan sa haba ng braso eh. Na. Medyo banat. Unlike nung naka-riser, medyo naka-bend pang ganyan. Pwede pa rin naman akong mag-ganito pero naka-lean forward naman ako ng konti para hindi mabanat yung aking braso. Tapos yung nose cover natin na pang-design lang na ADV na para siyang hook yung itsura. And okay pa rin yung pagkakadikit niya. Naka-ano lang yan eh, 3M tape lang yan na double-sided. Ngayon hindi pa siya natatanggal, maganda yung pagkakadikit. Tagal na rin yan na ginagamit ko. Yan is pang aesthetic lang para lang mas pumogi ng konti yung ilong na ADB, parang pampatangos ng ilong. Ito yung bridge na meron siyang parang night market, no? Pagka Friday, Saturday, Sunday. Ano? Buena Bridge.
Nadaan na namin to nung nakaraan eh, na gabi. Meron siyang madami, ang haba, may mga nagtitinda. Night market. So next naman natin is yung stainless skid plate na kinabit ko kay ADV. So yung una kong ginamit dito na skid plate is yung mesin, yung steel siya na powder coated. Kaso yun naputol, tapos parang kinakalawang siya. Parang naputol siya nung nagbabanking ako nun sa Marilake. Anong umuwi ako ng Laguna. Pag uwi ko, magtingin ka putol na eh. Yung isang kabitan. Ano yun, 3 holes yun. Dalawa dito sa kaliwa sa CBT side, tapos isa dun sa kabila sa mahabang tornilyuhan. Ngayon, yung pinalit ko na stainless skid plate na gamit ko ngayon, 4 na yung tornilyuhan niya. Tapos yun nga, stainless. Sa ngayon, okay pa rin siya, hindi siya napuputol. Tapos never pa siyang sumaya. Siguro dapat maingat ka lang talaga. Pag alam mo na lubak na ganyan, na, or malubak yung dinadaanan, syempre dahan-dahan lang. So far ngayon sa mga nakikita ko, may mga nakikita ko na nabubutasan ng makina na walang nakalagay na skid plate. Pero siguro depende pa rin yan sa circumstance. Minsan hindi mo talaga maiiwasan eh. No? Pero para saan, mas okay na yung merong konting protection or added protection. But at least kung halimbawa patalsi ka ng bato bigla, yun, hindi siya mababasag. Hindi siya prone sa basag. So next natin is itong rack and monorack na gamit ko ngayon kay ADV. Isa yan sa mga unang in-install ko dito eh. Patibay. Mas maganda rin yung pagkakapintura, hindi siya kinakalawang. So, syempre yung design niya, mga forma yung design. Kaya din yan yung napili ko. Bukod sa matibay yung forma, maganda talaga siya tingnan. Pure steel yung gamit dyan, baka lahat. Tapos ang gamit yung box naman is yung GV, tsaka yung ano niya, yung mounting plate niya, GV din. Pare-pares na ganyan yung mounting plate ng motor namin yung OBR, yung bit, yung click, tsaka si ADV. Kaya kahit anong gamitin ko, pwede kong gamitin yung top box kasi nga interchangeable. Ano, okay na okay, pati yung GV box, matibay. So yun yung update ng mga pinaglagay ko kay ADV within 1 year, in a span of 1 year plus. Sa mga future vlogs na gagawin ko kay ADV, siguro more on maintenance. Mag-check ako ng valve clearance, gawa ko ng vlog yon. Tapos yung coolant flush, tsaka magneto, na lilinisan natin yung magneto, tapos re-repaint na rin natin. Sasabay ko na, kasi kailangan mong tanggalan yung radiator para ma-access mo yung magneto natin eh. Tapos siguro magpalit tayo ng brake fluid, or parang okay pa naman siya eh. Check ko na lang ulit sa manual natin kung ilang years yung kailangan pagpapalit ng fluid. Pero mas okay every 2 years siguro mag-flush kayo ng brake fluid. Tapos yung ball race, baka gawin ko rin yan, may maintenance ko. Baga gagrasahan ko lang. Wala pa naman ako naramdaman na problema eh. Wala pa siyang damage. Walang lagutok, walang kabig na parang nag-i-stuck siya sa isang side. You know, usually yung pag may, ano na, may hukay na. Parang gumigit na or gumigilid mag-isa yung motor. Na parang malapit na kami sa monasteryo. Ilang kilometers na lang, B? 3 kilometers na lang. Ang dagdag ko na rin yung performance ni ADV within 1 year, 20,000 kilometers. Okay na okay pa rin siya. Although yun talaga, meron talaga siyang, or mas malakas talaga ng slight yung vibration niya compared sa beat ko tsaka click. Yun lang naman naramdaman ko, pero maramdaman mo lang yung pag-idle. Hindi naman din siya nakakangalay ng kamay yung vibration, pero yung maramdaman nyo kung mahina lang yung vibration na dating gamit nyo motor. Pero yung sa performance niya, sa power, okay na okay. Walang problema, napakalakas din. Siyempre, depende na sa inyo kung gusto nyo stock lang or gusto nyo palabasin talaga yung full potential na kaya ng makina through dun sa CVT system niya. Pwede pang ma-improve. Ang mga napalitan ko pa lang dito bukod sa, siyempre, change oil lagi every 1,000 to 2,000 depende sa condition ng oil. Front brake pads ang pinalitan ko, tapos gulong one time, pero ngayon medyo kailangan ko na rin magpalit. Papalitan ko na yan sabay yung dalawang gulong ko. May una kong palit kasi yung likod pa lang, yung harap hindi ko na mapalitan yan, 20,000 na. So yun pa lang, yung napalitan ko sa kanya na stock parts. Syempre yung mga panggilid medyo pinalitan na rin natin, pero hindi siya sira. Ito kasi kailangan ng palitan talaga yung front brake pads tsaka yung rear tire nung nagpalit ako.
Yan, tapos yung mga maintenance ko nga, ayun lang, konti lang. Change oil lang, tapos CVT cleaning, ganyan, tapos throttle body cleaning, ako na nagagawa. Yun lang maintenance ko. Isang taon na mahigit. 20,000 kilometers. Okay na ako yung performance ng ADV-160. Dito kami sa may monasteryo ngayon. Tapos nag-drone kami kanina para makita yung statue doon ng malaki. Kain muna kami ni OVR ng brunch. Ito na yung food namin ni OVR. Yung last na pupunta namin, Limyak Park. Swimming muna kami dito bago umuwi. Ayan yung pool, oh. Pauwi na kami ng OBR. Yan, dito na ulit kami sa New Clark City. Pauwi na kami. Solid yung kanina namin doon sa yung brunch namin. Sobrang sarap ng food nila. Yung sausage, tapos yung liempo. Sarap. Tapos yung sa may pinunta namin resort, okay din siya, nakaligo din kami. Maganda doon siguro pag umaga para hindi masyadong mainit. Kung gusto nyo maglakad-lakad, maligo, or halimbawa kung gusto nyo night swimming, mas okay din doon. Tapos yung una namin pinuntaan yun sa may monasteryo, yun okay din doon maglakad-lakad. Siguro marami naman ang nakapunta na sa inyo doon sa monasteryo. Sikat na na yun eh, pasyalan dito sa Tarlac. Nandito matapusin yung vlog, diretso na kami dito ng bahay ni OBR.